Guys, welcome to Chirisantaro. Reading ito ay for collection for anyone who can resonate sa reading ito. This is a general reading for collection of your energy at this time. Energy of viewers. Meron mag-offer sa'yo kasal or proposal yan. Gusto niyo lang makasama ka or ang bumuo ng family with you. Yan. Gusto ko niya maging partner in life. Someone na nag-failed. Someone na naka-experience ng failures or failure sa pag-ibig or naring yung dati niyang relationship ay nag-fail. Or hindi nagtagumpay. At gustong-gusto ko ng person na yan. Ikaw yung wish niya. Ikaw yung pangarap niya. Ganun. Alam niya sa'yo siya masaya or sa'yo siya sasaya. See? Pag nagkaroon ng reunion sa inyong dalawa, ay talagang napakasaya ng buhay niya or magiging masiyahin siya. So, yan. I-perso mo na yan. Son of Cups. Nangangarap na bumuo ng family with you. O pwedeng dating mong asawa or asawa mo o karelasyon mo na ngayon na may proposal sa'yo, pwedeng ganun. Ex mo, nagkaroon ng, pwedeng naghiwalay kayo niyan, o kung nagkabalikan na kayo, pwede din ganun. Naging ex mo siya, o naghiwalay kayo, o parang ganun. Or, kung nagkabalikan na kayo, di okay, no? Yan ang sign dito. Nagkaroon ng ending din, parang sinubok din yung relationship nyo. Ganun. Mukhang nasa malayo siya, guys. Palang to. Ano ako nasa upright. Ayoko na i-clarify. Actually, ano na eh. Buo na yung judgment. Buo na yung decision niya eh. Napag-isip-isip na yan, mag-reach out sa'yo. At sabihin sa'yo yung feelings niya for sure. Nasabihin niya sa'yo na na parang natali siya ba. Kung kaya naging stagnant yung connection niyo. Kung kaya lalo kung hindi siya naka take ng action sa'yo, lalo kung matagal na o kung may delay, mga ganun ba, parang tinali siya kung kaya ganun ang nangyari. Tapos upright ba to, dinampot ko lang, focus ako dito. Four of Pentacles, what's with the Four of Pentacles? Upright ba yan? In reverse daw yan. Anong ibig niya sabihin dito sa Four of Pentacles in reverse? Kasi in reverse siya eh. Naging unstable siya, naging ungrounded. Feeling unsecured or na-feel niya yung instability sa buhay niya without you. Nung tingga yung connection nyo, no? May times na natingga pa yung connection nyo. Ano daw,
nagkaroon siya ng anxiety, na stress, na depressed daw siya, umiyak siya ng umiyak. Parang kinontrol daw siya eh. Di ba? Kinontrol daw siya ng devil o demonyo. May nagkontrol daw sa kanya. Parang tinalian sa liig. Ganyan, no? Kung kaya, parang nga daw siya nakatali eh. May nagkontrol sa kanya. So, yun ang gusto niya sabihin sa'yo. Actually, hindi naman daw talaga siya guarded. Hindi naman siya defensive. May nagkontrol lang sa kanya. May puwigil sa kanya. Magician daw. Pinigilan siya ng magician para hindi siya makabalik sa iyo agad. O, ganun. O, para hindi kanya makontak. Para tama rin siya na kontakin ka. O, para pagka nag-isip siya na kontakin ka, pinipigilan siya. Para may mga dahilan. Para may mga nagbablock. Ganun. Pumunta kanya, may mga blockage. May mga nagbablock na hindi natutuloy. Mga ganun ba. Pero, ayan guys. Naniniwala daw siya na nakatadhana kayo sa isa't isa. Kung kaya, malalim yung pagmamahal niya sa iyo. Na-deeply in love siya sa'yo at understanding siya sa kabila ng mga schemes ng kaaway again sa inyong dalawa na para ay hindi kayo magkatuluyan. Alam niya kung sinong tinitibok ng puso niya. Alam niya kung sino yung the one para sa kanya, kung sino ang nakatadala sa kanya. And ikaw yun. Ikaw kasi ang laman ng puso at isipan niyan. Ngayon, malambot na yung puso niya sa'yo instead na pairalin yung pagiging cold and yung magiging tough and unemotional towards you. Hindi na. Kumbaga, nag-i-understanding na siya, naiintindihan niya, naunawaan niya na merong gumawa ng scheme. Scheme pa rin yan kahit mga witchcraft or ano. Kahit na na merong nag-block ng connection ninyo o pumigil o hadlang. Mga ganun, no? Na maring ito ang pumigil daw, yung Queen of Swords. Yes. At ang nangontrol sa inyong connection, maring sa kanya din. Anong gustong sabihin sa'yo ng person mo na yan? I feel you even though we are apart. So, naramdaman ka pa rin niya kahit na, o nafe-feel ka pa rin niya kahit na magkalayo kayong dalawa. Kahit na maghiwalay kayo o kahit malayo kayo sa isa't isa. So, ayan. What's with the Page of Swords here in the verse? Nine-review siya na baka hindi mag-succeed. Na baka hindi siya magtagumpay ba? Parang kinakabahan o nine-review siya. Na baka hindi siya magtagumpay na makipag-reconcile sa'yo. Baka hindi mo tanggapin ba? Pero for sure, magtatagumpay yan. Baka matutuwa ka pa nga na may offer siya sa'yo. Matutuwa ka niyan. Kung may upright ba to? Palangin. In reverse. Ay. Paano ba to? Ayan. Ayan. In reverse daw eh. So yan, hindi na siya makukontrol pa o mapastock, mapigilan, o mapa-confuse o yung para maging unsure siya sa desisyon niya na to be with you, na makipag-reconcile sa'yo. Hindi na siya mapa-confuse o mapastock. Maybe na itong pamilya na ito, na-agihin sa connection niyo, na ayaw na lang magkatuluyan kayo. I think it's a family. Yung ayaw dyan. Anong atake sa inyo? Ayan. Napatuloy yung ginagawa nila na scheme or atake. Maybe sa person mo o sa'yo din. Nang sa ganun ay hindi mag-succeed. Hindi kayo magkatuluyan. Kasi ayaw nilang magkatuluyan kayong dalawa dahil naiinggit sila. Yun naman ang kadalasang reason eh. Naiinggit sila sa connection nyo. Bakit? Baka sila naiinggit. Hindi sila kontento sa buhay nila. Yung rason dyan. Gusto nilang kontrolin yung buhay ng iba. Kasi baliw nga sila. Kaya sila naiinggit.
Kung kaya nga, pag nakaramdam sila ng inggit, mangontrol, gusto nilang kontrolin yung buhay ng iba, pero yung utak nilang baliw, hindi nilang makontrol. Hindi nga sila kontento sa buhay nila, eh, that's why, ganun. So, anong next move ng person mo towards you? Asawahin ka. So, see? So, ito na lang, guys, for collective reading sa mga babaan po dito sa akin channel. Please do subscribe. At upunin niyo, kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo yun sa mga karehasonates sa reading nito.